Guys, ayan, ang taba-taba ko. Dito na kami sa Pilipinas. Kaya yan guys, mag-haul ako ng mga napamili ko sa Pilipinas. Pumunta kami dun sa SM. Dapat pumunta ako dun sa Divisoria, pero hindi na natuloy. Kasi nga, ang layo namin, nasa San Jose del Monte, Bulacan kami. Nakatira. Tapos pupunta sa Divisoria. Hindi na worth it. Tapos, 28 days lang naman yung stay namin sa Pilipinas. Kaya, ayun, parang masasayang lang yung biyahe sa traveling. Especially, we don't have any transportation. Wala kami sasakyan. We don't have any car. We just always book a cab. They called it Grab. Ayun, guys. Kaya, pumunta kami sa SM, SM Purview. Tapos nag-sell yung mga bags nila doon. I think nagkaroon ng 50% off. Kaya nakabili ako ng bag. Ito, nabili ni Porsche. Yan. Ito yung gusto ni Porsche na may pa ganito. Nabili ito ng ano siya, 999.75 peso. Nabili na lang namin ito ng 490 peso. Ayan. Diba ang cute? Nagustuhan ni Porsche. Yan yung mga, ano, mga pang teenager bag. Ayan. Parang ganito siya. Ayan. Ayan. Pasensya na may mga kalat pa ako doon. Hindi pa ako nakakapag-linis. Baka Monday or tomorrow, baka punta sa church, tapos see how I go tomorrow. Pero pahinga muna ako this until Sunday, and then I start doing cleaning at home. Ayan guys, nakikita sa mukha ko na ang taba-taba ko na, kaya magda-diet na ulit ako kasi hindi bagay ang taba. Kaya magpapapayat na naman ako kasi dito mahirap magpapayat kasi merong sasakyan. Unlike sa Pilipinas, madali kang mag-lose weight. Pumapayat ka kagad kasi nga mainit, tapos puro lakad. Kasi wala nga kami sasakyan. Puro lakad, tapos mainit, sobrang lagi kang pinagpapawisan. Kaya lahat ng mga cholesterol or something like that, lumalabas. Samantalang dito sa Australia, it's very cold. It's hardly to be sweat here. Kapag nagsiguro nagpunta ka ng gym, nag-exercise ka ng todong-todo, yan pagpapawisan ka. But here, yun, ang hirap. Kaya I need to lose weight and I need to less what I'm eating. I've been eating too much, especially rice. Mga, baka i-avoid ko muna yung rice. And yeah, diet ulit kasi hindi ako pinapapawisan dito. Next, itong bag na to. Ang brand niya is Belladonna. Belladonna siya. Ayan guys. Made in Philippines to ha. Ayan guys, ang cute. Nagustuhan ko yung pearl. Ayan, parang napaka-unique. Tapos very soft. Ayan guys, nagustuhan ko siya. Tapos, syempre, may pasling bag to. Ayan. Ayan yung pasling bag niya. Pag gagamitin siya, pag ganito, ayan. Tapos, syempre, may pa-effect ng sling bag. Lagyan natin yung, ano niya, sling. Yan. Diba ang cute? Yan, pag-ganyan siya. Sensya na. Yan. Pa-sling. Yeah. Yan guys, ang cute niya. Nabili ko to ng ano siya, 1,399.75. Tapos nabili ko na lang siya ng 699 pesos. Imagine, half price. Half price din yung pagkabili ko dito sa bag na to. Hindi to, ano, it's not leather. It's just ano lang siya, parang fashion bag.
Hindi siya leather bag. Ayan, ang cute niya. Tapos, next, bumili ako doon sa, syempre, sa SM pa rin, Giovanni. Giovanni. Ito naman siya, guys. Ang cute. Sobrang cute-cute niya. Ayan, o. Bucket bag. Ayan. Giovanni. Maganda to kasi, ano siya, parang leather. Leather, pangalan na to. Ayan, very, nice, texture. Madali siyang linisan. Ayan. Tapos, syempre, ang dami niyang something-something dito. At, meron siyang puzzling bag din. Eto, yan. Alam ko kayo pa. Ah, ito lang. Puzzling bag niya, ito. Ang ganda ng pagkakagawa. Tapos, hindi ko na, hindi ko na buksan yung sling bag. Ah, yes, yes. Ako na lang. Ayan, o. Ayan. Puzzling bag din siya. Meron siya dito. Ayan, o. Ayan. Ang bili ko naman dito ay, ang price niya, yung original price niya, is 2,499.75 peso. Nabili ko na lang siya ng 1,749. Itong bucket bag. Yan. Kasi gusto talaga yung magkaroon ng ganito. Meron akong bag na ito naman siya. Yan naman yung bag na ano. Eh, meron akong color na ganito. Kaya, iba naman. Diba? Parang Gucci lang, no? Parang Gucci lang yung datingan ng color niya. Kaya, ang brand niya, Giovanni. Ayan, guys. Sa SM ko din to nabili. Kasi ito na yung, ano, parang, ito lang yung sales of Giovanni yan. Sale kasi siya. At gustong-gusto ko yung ganitong bag. Kaya, binili ko na siya. Tapos, ito yung the best na bili ko, na gustong-gusto ko talaga siya. Promise. Tapos, syempre, sa Giovanni, meron siyang, ito. Meron pa siyang pabag na ganito. Diba? Parang pwede siyang pang gamitin, pang malegi. Sana iniwan ko na lang to sa Pilipinas, no? Para kay nanay. Kasi meron naman siyang, ano, meron naman siyang pabag na ganito. Tapos, ang next, guys, ang last but not the least, itong bag na to, diba? Ang sobrang ganda. Hindi siya sale, guys, nung binili ko to. Ayan. Ang price na to, guys, is 2,599.75 peso. Dahil adik ako sa bag, ang ganda, oh. May mga ganito pa siyang design. Ayan, ganyan, oh. May pa-stud-stud siya. Puti hindi napipisa, ano, no. Ayan siya. Medyo, ano na siya dito. Na-deform. Pero, okay lang yan. Tapos, ayan, may mga pad ganito-ganito, pa-bling-bling. Meron pa akong isang nagustuhan doon. Ang dami kong, kung pwede lang bilhin lahat, eh. Bilhin ko siya. Tapos, yung, syempre, yung sling bag niya nakalagay dito. Dalawa yung sling bag niya. Merong makapal. Ayan. Makapal siya. At, meron ding parang manipis siya. Ganda ng lagayan, ah. Tingnan nyo, nakalagay siya sa ganyan, oh. Oh. Tapos, yung another sling bag, ito naman yung manipis. Yan. May lagayan siya dito ng pastang sling bag. Kaya, hindi ko natanggalin yung, ano, ah, cover niya. Kasi, pagod na naman ako. Yan. Madali daw itong linisan, kaya ito na ang binili ko. Baka magkocollect na lang ako ng Giovanni bag. Kaya every time siguro babalik ako ng Pilipinas, doon na lang ako bibili ng bag. Ayan, guys. Ang cute. Di ba ang cute? Tapos, syempre, meron pa siyang ano dito. Ito din yung bucket bag. Ayan, o. Meron din. Ayan, guys. Yan lahat yung mga napamili ko. Apat na bag. Kaya, I'm so happy na may nabili akong bag. Kasi addict ako sa bag. Gustong-gusto ko talaga yung bag. Pero ngayon,
my goal is to lose weight. Magpapapayat na ako kasi nakikita na sa mukha ko na sobrang taba ko. Kaya yan guys, thank you for watching and please don't forget to subscribe and likes my videos, and if you like anything, baka mag ano muna ako, mag break muna ako sa pag YouTube kasi nga mabibisi ako sa work, and see how I go kung may maisip ako mga content na gagawin, and I will post it anyway. Makikita niyo naman yan sa YouTube channel. And magbi-break muna siguro ako kasi mabibisi na ako sa work. Next week, mag-start ako next, not next week, baka after next week. Balik na ako sa work. Kaya madami akong gagawin. Maglilinis ng bahay. At ayun, syempre busy na. Work, ganun na naman, same routine. Kaya mag-isip ako ng ibang mga content na mapapanood nyo. Kaya yan guys, thank you for watching and thank you for watching our journey in the Philippines. Thank you for all your comments, and hindi na ako nakapag-giveaway kasi sobrang busy na, parang I like to spend time more in my family. Tapos sobrang init, kaya ang hirap, parang ang sarap na mahirap. Kaya yan guys, thank you for watching. God bless guys. Bye!